Umanin ang samut-saring reaksyon sa social media ang naging pagpuna ni Senator Nancy Binay sa isinagawang inaugurasyon ng Quezon City Institute of Site Modular Hospital na itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa kanya, sayang lang ang oras sa ribbon cutting at photo ops, lalo na at mahalaga umano ang oras para sa mga pamilya ng mga pasyenteng may COVID-19. Sa kanyang social media account, sinita ng senadora si Senator Bongo na tantanan na ang photo ops dahil hindi naman daw ito kailangan sa panahon ngayon. Pakiusap kung pwede buksan na lang para magamit agad. Sayang lang ang oras sa ribbon cutting at photo ops. These things are unnecessary and leave a bad taste for families of COVID patients who are racing against life and time. Ang nasabing pasilidad ay may mahigit 100 bed capacity na maaaring tumanggap ng mga severe to critical COVID patients. Itinayo rin dito ang 2 off-site dormitories para sa mga medical frontliners na tututok sa mga pasyente. Samantala, ipinagtanggol naman ni Public Works Secretary Mark Villar ang isinagawang inauguration ceremony sa bagong tayong pasilidad para sa mga pasyenteng may COVID-19. Aniya, walang masama sa pag-blessing ng bagong tayong ospital. You know, I don't want to dwell on this issue, but before we open even our road, we do final inspections to make sure that all these things are complete, the personnel requirements, any final modifications that need to be made. And of course, there's a blessing. I mean, syempre, pag may, I think it would be, I think blessings not, di naman masama kung ito bless mo na yung building. And of course, yung final inspection is important. And we do this for all public infrastructure is a final inspection. So, I mean, to be fair to government, I don't think there's anything wrong with conducting a final inspection. I don't think, and if we bless the building, I don't think that that should be an issue. That's why I don't really want to dwell. I think what's more important is really the structure itself. Sa modular hospital natin sa Quezon Institute, which bubuksan po mamaya hapon. So, dito kami sa para sa final inspection. Dito ako sa x-ray room. Ito yung x-ray room sa mga modules na hospital. Ang capacity ko ng hospital is 110. And ito po yung fully functional. Ito po yung isang ICU room. Ito po natin. So, kompleto po yung equipment. As you can see, meron din tayo mga features dito para sa COVID. May sariling oxygen supply. So, may kapitan ng mga for the oxygen. May oxygen supply sa likod. And meron din tayong nurse call button. Meron na CCTV monitoring. So, ganito po. This is a little include 102 makaka-accommodate ng mga patients. And up to ICU. So, makakatulong din sa decongestion ng mga hospital. Ang susunod po, magdadagdag pa tayo ng 2 pang hospitals up to 176 pang private namin. So, ganito rin ang magiging concept, magiging design. So, as you can see, high ceiling siya. And also, negative pressure yung mga rooms. So, ito ay para mo na question here. Mas po yung mga kasama rin po sa kabila yung quarters ng ating mga medical personnel. So, 3 PM, tuloy-tuloy naman ang aming pagtatayo. This is definitely not our last. So, we'll continue to fight the COVID and we'll continue to build up the family. Sabi nito ni Senator Nancy, pakiusap kung pwede buksan na lang para magamit agad. Sayang lang ang oras sa ribbon cutting at photo op. These things are unnecessary and leave a bad taste for families of COVID patients who are racing against life and time. Dito ako nabibwisit. Alam nyo kung bakit? Habang si Senator Bongo labas ng labas, inaasikaso niya lahat. Hindi takot mahawaan, hindi takot mamatay sa COVID. Ito ang isang senador na magbibigay ng kadilimang mensahe at sasabihin, hindi dapat ganyan
ganyan. Huwag na kayo mag-ribbon cutting. Ah, sandali ho, inggit at hindi ka kasama sa ribbon cutting. Nananawagan ho tayo kay Secretary Mark Villar. Next time naman, invite nyo itong Nancy Binay na ito. May inggit eh. Kesa na maging positibo na, uy, salamat at meron ginawa si Secretary Mark. Sana ganun na lang eh. Eh hindi ho eh. Ano pang ginagawa? Nag-iingay pa eh. Itong Binay na ito, nandyan lang sa lungga niya, hindi lumalabas, takot mamatay, takot mahawa sa COVID, wala natutulong. Nuksan na po ngayong araw ang modular hospital na itinayo ng DPWH sa Quezon Institute para sa mga severe to critical COVID-19 patients. Layon po nitong mapababa ang hospital occupancy rate, lalo na sa mga lugar na naka-ECQ. Silipin natin ang pasilidad sa 5 modular unit na may tigda 22 kwarto, x-ray room, oxygen line at tirahan para sa mga frontliners. Ganito ang itsura ng modular hospital na itinayo ng Department of Public Works and Highways sa Quezon Institute at binuksan ngayong araw. Gagamitin ito bilang karagdagang bed capacity para sa mga severe at critical cases. Pamamahalaan ito ng mga kawaninang Jose Reyes Memorial Hospital. Bukod sa higit 100 bed capacity para sa mga pasyente, may hiwalay na higit na 60 bed capacity naman para sa mga frontliners. 65 araw lang ang kinailangan na DPWH para maitayo ang physical structure ng ospital na gawa sa prefabricated materials. Ayon sa DPWH, magtatayo pa ng karagdagang mga modular hospital sa mga susunod na buwan. Modular Hospital sa loob ng Quezon City Institute sa Quezon City. 2 buwan itong tinatrabaho ng Department of Public Works and Highways at minadali dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pasilidad na ito ay intensive care unit o ICU ready, air condition ng bawat kwarto at may sariling CR. Dito raw tutuloy ang mga moderate at severe COVID-19 patients. May 110 na ganito kalamig at kagandang kwarto dito sa bagong bukas sa pasilidad o yung bagong modular hospital dito sa loob ng Quezon Institute. ICU ready din ang pasilidad na ito. Patunay lamang na ginagawa lahat ng gobyerno ang paraan para malabanan ang pandemya. Common source, yeah. So pag ang oxygen ay dito na lang, so dire-diretso na yung oxygen supply, which is yun ang importante sa pasyente kasi na may COVID, no, yung mga that needs oxygen support. So at least pag hook dito, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng oxygen namin. And we have also the cardiac monitors na kailangan din kung sapat-sakali monitor namin ng mga oxygen saturation ng pasyente, heart rate nila, pulse rate nila. Pero ito naman yung nakikita natin ngayon, ito po ay ibang concept dahil ito ay modular hospital. Mas mataas yung specification, may mga oxygen supply, pang critical care talaga. ICU ready. So when you pag tinignan mo yung room, may makikita kang independent oxygen supply, nurse call buttons, monitoring, yung pati yung air, negative flow. Malaking tulong po ito, no, na dapat handa tayo parati at ayaw nating may makitang pasyente na naghihingalo at hindi man lang matulungan ng gobyerno. Ngayon, meron tayong modular unit na tulad ito, mga modular hospital na meron, nandiyan na po, kumpleto yung gamit, no? May mga oxygen at may mga monitoring po at pwede po itong sa mga severe cases na merong kailangan po ng respiratory issue. Nasa 240 million pesos ang budget dito, kasama na ang quarters ng mga doktor at health workers na magmamando sa pasilidad. Magdaragdag pa ng 88 rooms sa loob ng Quezon Institute ang DPWH. Sa ngayon, mahigit sa 23,000 na isolation beds ang ipatatayo ng ahensya sa buong bansa. Narito naman ang mga pasilidad na nakatakda na rin buksan. Ang susunod, meron tayong dialysis area sa NQTI para ma-enhance yung service nila kasi hindi naman pwedeng tumigil yung service sa mga may kailangan pa-dialysis. So yun ang susunod. Meron kaming extension dito na 88. Meron din kami sa lung center, additional 88 rooms. At meron din kami sa mga ibang regions, sa Davao, sa ibang regions, even in 4A. So magtatayo pa kami kung saan kailangan. Pero sa ngayon kasi medyo nakatutok kami dito sa NCR dahil mataas talaga yung occupancy rate dito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-komento at mag-subscribe.